Praise God. Good morning, good afternoon, good evening man sa ibang mga lugar. So glory to God. Salamat sa Panginoon. Job chapter 2 verse 1 to 13. Basahin natin sabay-sabay. Read, begin. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? Still evil did this. His integrity, although thou movedst me against him to destroy him without cause. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. And he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Now when Job's three friends heard of all this evil that was come upon him, they came everyone from his own place, Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite. For they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. And when they lifted up their eyes afar off and knew him not, they lifted up their voice and wept, and they rent everyone his mantle and sprinkled toward heaven. So they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights, and none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Praise the Lord sa kanyang salita. Tayo ay mag-pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to, sa buhay at sa lakas. Salamat sa iyong salita. Sweet Holy Spirit, teach us by the word. Help us. Help me as thy preach, share thy word to them dito sa online at mayroon sa on-site. Patawad po sa aming example po lang. Holy Spirit, enlighten us and help us. Thank you for the spiritual blessing. Sa'yo po ang lahat ng papuri, honor, and glory. Bless mo yung mga Israelites, salvation ng mga Jewish people, and bless them also at ang mga pastor, evangelist, missionary na tapat sa inyo. Palangin yung mga kapatiran, ang mga loved ones, mga kibigan, at ang bawat isa, bless them, bless us, O God. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you, please be seated. Ang title ngayong araw na to, September 4, 2022, Job said, Blessed be the name of the Lord. Part 2. Job said, Blessed be the name of the Lord. Ito ay part 2 na. So, naalala nyo, last Sunday, ang part 1, number 1, ay in spite the loss of his servants and herds, a large group of animals, livestock. Job chapter 1, verse 14 hanggang 17. And then number 2, in spite the loss of his 10 children and servants. 10 anak talaga ni Job yung namatay, at ang kanyang mga alipin rin. Sa Job chapter 1 verse 18 and 19, but still Job keep on serving the Lord despite sa ganyang trials, suffering, problems, testing, temptation, lahat-lahat na nangyayari kay Job, napatuloy pa rin siya sa Panginoon despite na nagamarite si Satan
dito kanina sa nabasa natin, na sabi ng Panginoon, oh, Satan, saan ka galing, di ba? Sa Job chapter 2 verse dito kanina, na, and the Lord said unto Satan, from whence comest thou? Saan ka galing? And Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, manik manaok dito sa sanlibutan, and from walking up and down in it. So, siya talaga pala yung Marites, original, no? Nag-usoy at nakita niya yung buhay ni Job, at yun again, Marites niya. At salamat naman sa Panginoon na si Job ay naging tapat sa Panginoon. At nagkamali talaga ito si Satan. Kaya, si Job keep on serving the Lord. Sabi ni Job, the Lord gives, the Lord take it away, blessed be the name of the Lord. Diba nung nakaraan nabanggit ko sa inyo kung gaano kayaman si Job kung sa ating time siya ay bilyonaryo? Nabanggit ko yung mga property ni Job sa kanyang mga herds o livestock o large group of animals, na kung magkano yon, na ang kanya pa lang na alaga na oxen ay ang estimated amount kaagad ay umabot yon ng 200 million. Estimate pa lang, ginawa ko lang ang 100 million eh. Tapos yung kanya namang, yung kanyang mga asno, inahing asno ay umabot ng 65 million. Ang kanya namang mga camels, na 3,000 camels ay 8,580,000,000. sa pesos, imagine. At ang kanya namang tupa ay 82,992,000. Ang total ay 8,827,992,000. Billionaryo siya. Kaya sabi ng Bible, siya yung pinakamayaman on the East. Ang East ay yun sa may Iran, Iraq. Yun ay ang si Job. Nawala yan lahat sa kanya. Pati yung sampon niyang anak. Could you imagine? Oh? Nawala yung, namatay yung sampong anak niya. Dahil mahilig kasi yung mga anak niya sa party-party. Kaya, pero alam yung nawala yung sampong anak. Yung pinalitan din doon ng Panginoon ng another sampong anak. Mas maganda pa yung tatlong babae doon. Ay mga magaganda. Yung sabi ng Bible. Nung bandang huli. Kaya, Job said, blessed be the name of the Lord. Part 2. So, yan ang part 2. Number 1, in spite the loss of his health. Sa verse 7, Job chapter 2, verse 7. So, when Satan poured from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Yung boils ay pinasibulan siya ng mga masamang bukol mula sa talampakan, sa paa, hanggang sa kanyang puyo. Mula paa hanggang puyo sa may alimpuhos, anong tawag doon? Alipuhos. Kaya sa verse 8, sabi rin sa verse 8, and he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Talagang potsherd ay bibingan ng palayok. Ipangkayod, kayod niya sa kanyang mga boils, at naupo siya sa mga abo. Lost health of Job. Kaya alam natin na health is wealth. Amen. Kaya ang tao nga, sige trabaho, di ba, sige trabaho, no? Kung sa mga Amerika pa,
at Canada, ang trabaho nila hindi lang isa, tatlo. May mga part-time pa sa lima. So, kasi marami silang babayaran sa bahay at saka yung car, mga car loan at house loan. So, kailangan magtrabaho sila ng todo kayod sila ng mga maraming trabaho. Kasi per hour ay may bayad. Ay kung si Stephen Curry nga na NBA player ng Golden State eh, din-compute ko, one second, 89 pesos. 89 pesos. Kaya isipin mo, yan ay for 5 years na kontrata. Kada segundo, 89 pesos. Imagine ano. Kaya, sige kayo yung mga OFW, praise the Lord sa kanilang buhay, para meron silang wealth. Meron silang wealth. Ngayon, napabayaan na yung kanilang katawan, nagkasakit na sila. So, kanilang wealth, inipon nilang wealth na pera, yun naman ang ibayad sa doktor, sa hospital, pagpagamot, para to regain health, the health. So, nothing wrong sa trabaho, magkwa ng wealth, importante pa rin ay huwag kalimutan yung healthy body, and especially healthy spiritually. Amen? So, praise the Lord, glory to God dito, healthy na kayo sa spiritual, healthy pa kayo physical. Only in Christ Baptist Mission Church, by the grace of God. Kaya si Job lost health, uneasy para sa kanya. Kaya gin-isolate siya, kaya bago pa nauso yung mga quarantine sa ating time, noon pa naman ay may isolate na. Pag may kitong sa Israel, isolate, dadalhin doon sa labas ng bayan. Dahil mabaho, malansa. Kaya sa ating mga kapamilya, magulang, anak, tatay, nanay, pamangkin o apo, mayroong mga sakit na maranasan sila kay tayo personal. Ang ating attitude dapat ay still na salamat tayo sa Panginoon at hayaan natin ibigay sa Panginoon, huwag tayong magreklamo. Di ba, minsan nakadinig tayo nga, sana yung may sakit ay yun na lang na ano, yung criminal na yun na si so-and-so, yung magnanakaw na yun na si ganito, sana sa kanya na lang yung sakit na to na naranasan ng ating mga mahal sa buhay. Di ba, minsan nag-isip tayo, sana napunta na lang sa kanya. Pasalamat tayo sa Panginoon kung anuman ang sa sariling health natin. Minsan, ang gamot, sabi ng isa, alam niyo yung gamot sa sakit, nasa kusina lang. Nandun lang. Minsan, nandun lang sa backyard, yung mga gulay, mga malunggay, mga talbos ng kamuti, papaya, mga damo, saluyot. Nandun lang yung gamot, tanglad, tawa-tawa. Nandun lang yung gamot sa paligid natin at sa kusina. Iwas lang yung mga junk food, soft drinks. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong salita na nagtuturo dito at alam natin na ang Panginoon ay inisip niya yung kabutihan natin at yung source pala mapansin natin dito na galing kay Satan pala. Kaya dito, again, there was a day when the sons of God, ito yung mga angels of God, came to present themselves before the Lord, and Satan came also among there to present himself before the Lord. Habang nag-present yung mga sons of God, yung masabi nito mga angels, ba nandun na si Satan, nag-present man sa kanyang sarili? Of course, wala na siya dun sa third heaven. Maybe, halimbawa ba nandun sa second heaven, which is the galaxies? Kaya sabi nga ng Biblia, no? The prince of this world is the power of the air. Hay, power of the air, kaya yun yung nandun sa kalawakan, dun yung mga spiritual world. Kaya, ga-present siya sa Panginoon, siyempre, doon siya, siyempre, hindi na, kung siya, may kasalanan siya, kaya, ang Diyos ay holy, so, doon lang, so, ga-present na siya, pero doon lang siya, nagmariti siya dito, so verse 2, and the Lord said unto Satan, from whence comest thou? And Satan answered the Lord, and said, from going to and fro in the earth,
So dito mapansin natin na si Satanas wala pa talaga siya sa, of course wala pa siya sa lake of fire. Mm. At wala man siya sa hell. Mm. Gagala. Pero sa gagala-gala siya, sa isang lugar lang siya. Mm. Ang pakaiba ng Diyos, ang Diyos is everywhere. Ang Diyos ay dito sa Aklan, nandun din ang Diyos sa Maynila, nandun din sa Iloilo, nandun din sa Palawan, nandun din sa Amerika, nandun sa Israel. Yan ang Diyos. Everywhere. Omnipresent, omniscient, all-knowing. Pero si Satan, hindi lang siya. Halimbawa, nandun lang siya ngayon sa Las Vegas, Nevada. Nandun lang siya sa may California. Doon lang siya sa Hotel California. Kaya yung kantang Hotel California yan ay nang meron daw pintuan, walang exit. Kaya, impyerno yan. May pintuan pero walang exit. Kaya dapat sa bahay talaga may entrance at may exit. And from walking up and down in it, the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and skeweth evil. Skeweth evil ay humihiwalay sa kasamaan. And still he holdeth fast his integrity, although thou movedst me against him to destroy him without cause. And Satan answered the Lord and said, skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. Okay, pinitulutan ng Panginoon. Nasa iyo na yun, bahala kay Job, wag mo lang siyang patayin. Kaya kung ano pa lang nangyari sa buhay mo, sa katawan mo, sa akin, sa ating mga anak, sa mga magulang, sa mga sa buhay, na hindi natin gusto yung nangyayari, yun pala yung gawa ni Satanas. Kumbaga, inalo lang ng Diyos na mangyari yun. Bakit may gira sa Ukraine, sinalakay sila ng Russia, nang mahal tuloy yung mga bilihin. Inalo lang ng Panginoon yun. Inalo lang ng Panginoon yan. Pero still in the end, God is the winner pa rin. Kaya, yun ang number one kanina. Job said, blessed be the name of the Lord. Number one, in spite the loss of his health. Kaya nga, ang health is wealth. Kaya, sa mga bata ay 8 hours ang tulog. Pero sa mga matanda, mga may edad na 4 to 5 hours ay bastante na. Natulog ako kanina, mga alas 12 pasado na eh. Nabog daw ako mga 4:30. So mga 4 hours lang ang tulog ko, may get. Pero okay na yun dahil matanda na ako eh. Gusto ko na mag-senior eh. 51 ako sa November eh. Oh. Malapit na. Oh. Kaya number 2, in spite the attitude of his wife, in spite the attitude of his wife, so verse 3. Oh, no. Verse 9. Anong attitude ng wife ni Job? Sabi nila, sabi na ang nabasa ko, yung asawa do ni Job ay si Dinah. Si Dinah yung anak ni, hindi si Darna, si Dinah. Jacob. Anak ni Jacob. Pero, of course, medyo wala man ito yung nabasa sa Bible. Siyempre yung mga iba pang mga scholar kung ano, ay ganun daw. Ay, minsan nag-isip man ako kung si Dinah talaga. Anyway, ay ito ang sabi ng asawa ni Job. Anong pangalan ng asawa ni Job? Wala. Mrs. Job. Mrs. Job. Sabi ito, then Satan, sa verse 9 ako nagbasa. Chapter 1, verse, chapter 2, verse 9. Then said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. Sabi niya, imagine na sumpay mo ang Diyos at ikaw na ay mamatay. Pero anong sabi ni Job kay Mrs. Job sa Mrs. niya? But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his
lips as one of the foolish women. Kaya itong attitude ni Mrs. Job ay hindi maganda. Kaya galit sa si Job sa kanya, sa kanyang attitude, sa bad attitude. Tayo magalit tayo sa tao, sa bad attitude, not in the person. Like David sa kanyang asawa na si Michal. Si Michal at lang si David ay sumayaw, no? Meron siyang dance unto the Lord. O siyempre sa mga Baptist ay nang hindi tayo kwan sa sayaw, kumbaga ay ginabanatan sa walir o mga sayaw. Ay, pero sa Bible, may dance to the Lord. Siyempre, iba man siguro nga stepping yon sa Israel. Kung gusto nang i-research sa YouTube kung anong dance with the Lord nga sa kultura ng mga Hudyo. Ay, nung nag-dance of victory si David, ay pinuna siya, inusgan siya ni kanyang asawa na si Michal. Ito ay anak ni Haring Saul. Na nung dinispise niya si David nang sumayo siya na sa Panginoon. Kaya ganoon na ang attitude ng tao, galit tayo sa attitude nila, sa bad attitude, wag lang sa person. Ganoon rin si Pedro sa Panginoon Jesucristo na sinabihan siya ni Lord Jesus si Peter na get thee behind me Satan sa Matthew chapter 16 verse 23. But he turned and said unto Peter, get thee behind me Satan, thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that be of God but those that be of men. Dahil gusto sabi ni Pedro na huwag mangyari na si Jesus ay mamatay. Ay na sabi ni Lord Jesus, get thee behind me, Satan. So meaning to say, pinuna, sinabihan siya ni Lord Jesus sa kanyang lumabas sa labi, sa bibig ni Pedro. Kaya sa ating mga kasalamuha ng mga tao, once sila nagsabi ng something bad or not good patungkol sa atin, it is not from God. Oh, that is from Satan, inspired ni Satan. Hate that attitude, but not on the person. Walang personalan. God loves sinners, but God hates sins. Mahal ng Panginoon tayo bilang sinners, but God hates sins. Sa mga pastors, sa mga pari, sa mga ministers, if they something not good, remember, si Pedro, si Michal, si Mrs. Job, awa, sinabihan ako eh. Kaya nakumato si Mrs. Boy, gawa mo. Nagulat ako eh. Parang sinisip ako. Eh, hindi naman akong gumawa. Doktor naman na kwan nun. Nag-opera. No? Ay, pero, yun ang kanyang attitude eh. O, oh, attitude niya yun eh. Oh, nagulat niya ako. Imbis i-encourage ka, i-comfort, yun panadilig mo. Oh. Kaya, Job said, blessed be the name of the Lord. Number one, in spite the loss of his health. Number two, in spite the attitude of his wife. Number three, in spite the judgment of his friends. Sa Job chapter 2, verse 11 hanggang 13. Ginjudge nila si Job because of Job's sins sa mga kasalanan. Kaya ganun nangyari sa buhay ni Job, sa kanyang sarili, sa kanyang mga servant, sa kanyang mga anak, sa kanyang katawan, kuma sa kanyang buong sambahayan. Instead na ang to condemn Job and judge Job, ay dapat encourage dapat si Job. Kaya pag may nagsabi sa'yo ng masama, negative tungkol sa'yo, tandaan mo itong mensahe na ito, na
hindi yan inspired ng Diyos. Na imbes encourage ka, imbes tulungan ka, ang sabihin pa sa iyo ay, kaya na kumato si misis mo, gawa mo. Kaya, hate that kind of spoken attitude, not sa person, huwag sa person. Ah, diba? At tulad lang ginawa ni Mrs. Job, hindi siya nagalit sa asawa niya. Sinabi niya, you are one of the poorest, isa ka sa mga mangmang, sa mangmang na mga babae dito sa, kumbaga doon sa Israel. Oh. Kinumpir niya lang. Hindi niya inatake yung asawa niya. Inatake na lang niya yung sinabi ng asawa niya. Kaya, what's our words? Kung ito ba na sasabihin natin ay makatulong o maka-build up sa tao. Of course, mayroon naman sinasabi na constructive criticism and destructive criticism. So, mas maganda pa rin na, kwa na lang, let your word be seasoned with grace, with salt. Yun na lang ang dapat sa atin. Kaya I hope we can learn something dito sa part 2 ng buhay ni Job. Ano nga yung sabi ni Job? Blessed be the name of the Lord. Purihin ng Panginoon. The Lord give it, the Lord take it away. Pero sa bandang huli, lahat ng blessing na to ay binalik sa kay Job ng dubli pa. At ang anak niya na sampo na namatay ay nanganak uli si misis niya ng sampo uli. At yung pitong lalaki, tatlong babae, dahil ganun din eh. Nung namatay niya, yung nakaanak uli si Mrs. Job, pitong lalaki, tatlong babae, at pinakamaganda sa lahat ng lupain dun sa S. Di ko lang nakuha yung pangalan niya. Jimaymay yata, no? May Karen Hapok, mga sino pa. O basta tatlo yun. Kaya praise the Lord na nakamali ng hinala si Satan tungkol kay sa servant of God na si Job. Na sa katapusan, ang Panginoon pa rin na-glorify despite sa nangyari. Kaya pag ito nangyari sa buhay natin, ako personal, siya ikaw, hindi natin kaya to. Wala ito sa kalingkingan. Una-una, wala man tayong isang camel, wala isang baka, wala isang tupa, wala tayong isang asno, wala. Wala man tayong sampung anak. No? Kaya minsan, wag lang, no? Kaya, alam mo, hindi naman yun ibibigay ng Panginoon sa atin ng mga trials. Ang Panginoon hindi nagtitimpay. Sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi nagtitimpay ng mga suffering. Ang suffering pala galing kay Satan with the pintulot ng Panginoon. Pero alam nyo, nag-glorify pa rin ang Diyos kahit may suffering. Katulad ni Pablo, 3 times siya nag-pray sa Panginoon, tanggalin yung kanyang thorn in the place, yung tinik sa kanyang katawan, at sabi ng Bible scholar ay sa mata. Dahil kumbaga, kaya magsulat si Pablo, large letter. Pero sabi ng Panginoon, kung saan ka mahina, doon yung kalakasan ng Panginoon. The biyaya, the grace of God ay sufficiente sa'yo. Kaya praise the Lord, no? In spite the loss of his 10 children and servants, in spite the loss of his health, in spite the attitude of his wife, in spite the judgment of his 3 friends, ay ganun pa rin si Job, still faithful pa rin sa Panginoon. Sana ganunin tayo na faithful sa Panginoon hanggang tayo ay kunin ng Panginoon. At salamat sa Panginoon na the Lord gave, the Lord take it away. So, glory to God. Tayo mag-pray. Our God, our Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong salita na punong-puno ng aral sa buhay pa lang ni Job. Sa kanyang buhay, wala po nga sa kalingkingan na aming naranasan, yung naranasan ni Job. Despite of that, siya naging faithful sa inyo. Salamat po, our Father in Heaven. Ito ay malaking encouragement sa aming buhay, sa iyong lingkod na si Job, na patuloy siya at dinubli niyo pa Panginoon ang pagpapala sa kanya. So, salamat po sa pagpapala
physical, spiritual, material sa bawat isa sa amin at sa higit sa lahat sa spiritual na ito ay napakaganda na aral na sa buhay namin at ibahagi rin sa aming mga loved ones. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa yung mga anak at pagpalain niyo po ang mga Kristiyano sa buong sanlibutan at we pray rin ang kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. We pray for the Hindu people, Muslim people, Buddhist people, mga atheists, mga Jewish people, mga Judaism at ang mga tribal belief na sila ay makakilala, makahear ng gospel na si Lord Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa kasalanan ng lahat ng tao at sila ay magsisi at sila ay manampalataya. They will believe Jesus and they will receive Jesus Christ into their heart as their personal Lord and Savior. We pray for their salvation. Pala yung mga missionaries, foreign and local, especially we pray for the salvation of the Jewish people. Pala yung po mga Israelites, even their Muslim half-brother nila na mga Palestine, mga Arab, ay kanila, ito ay mga anak rin ni Abraham, kay Hagar. We pray also for their salvation na sila maka-believe and they will receive Jesus Christ as their personal Lord and Savior. I-bless mo po ang bawat isa at ang mga loved ones po namin. Ingatan niyo po. Ito aming dalangin at pasalamat. Thank you, Sweet Holy Spirit, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise the Lord. Always remember, God loves you. Thank you. God bless you. Bye-bye.